Yan mga idol, magandang araw sa inyo. Nandito po ako ngayon kung saan nasa Municipal Hall ng Polanco. Napakalakas po ng baha na galing sa ilog. Ito nandito na po sa bayan ng Polanco. Nakikita nyo po yung mga tubig na pumapasok. And then may mga malalaking kahoy po at may mga iba't ibang uri ng mga bagay na dumadaan dito, no? Ayan, dahil sa tindi ng flash flood, yung bahay po namin ay napuno na po ng tubig sa looban. Ayan, no? Kung makikita nyo, nakapatong po lahat ng mga gamit. At yung loob niya po ay punong-puno po ng tubig. Mamaya-maya po ito'y aking buksan para makita niyo po sa loob. Ayan, binubuksan ko na po. At ayan, titingnan ko po kung ano na po ang nangyayari sa loob dahil ito po ay aking iniwan kanina. At ayan, makikita niyo, pong salamin na tubig po ang ano, nakikita ko na po yung aking mukha sa tubig dahil puno po ito ng tubig ang aming bahay. So ayan guys, kung di ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, hit yun rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga upload na video. At ito po yung aking mga video na may pagkukunan ng aral at paalala po sa mga ganitong sitwasyon. Pag ang malakas pong pag lumakas po yung ulan ay huwag na po kayong magatubiling maghanda dahil di natin alam kung hanggang saan tataas po yung tubig dahil kami po ay talagang napakalapit po ng ilog at saka yung daanan ng lahat ng tubig papunta dito sa amin ay dito po dumadaan, ano, galing sa iba't ibang lugar ng Zamboanga del Norte. So ayan guys, paalala lang po, lagi po tayong mag-ingat sa gitna ng tag-ulan at lagi po nating tatandaan ang buhay ay wither-wither lang at minsan po ay kailangan na magkaroon tayo ng pag-iingat lalo na sa lahat ng pagkakataon, ano. So yan guys, maraming salamat. Ayan po, ulitin ko po, palala lang po, huwag kayong mag-atubili na pag malakas na po ang ulan, maghanda na po kayo para sa paglikas papunta doon sa matataas na lugar, especially doon sa evacuation center. So and guys, like and share, and thank you so much.